Welcome na naman sa isang episode. Sa episode natin ngayon, test ride. Ito ang ating bagong GoPro. At kakabili lang natin ng bagong GoPro. Dahil nasira yung ating GoPro Mac. Papakita muna natin yung pagbili natin ng GoPro at pag-unbox. Kaya let's go! Okay, nabili ko na. At uwi na ako dahil bubuksan pa natin. Let's go! Yan, nakawin na tayo. At unbox down natin. At kailangan ng video para dun sa quarantine ng GoPro. So, unbox na natin. So, ito yun. Urban Gadgets. So, yun. GoPro Black Gear 12. Ito yung battery, tsaka yung mga charger niya. Tsaka may mount din pala to. So ito yung dual battery na to. Ito yung matagal na battery. Walang SD card na kasama. So kukunin ko lang yung SD card dun sa isang GoPro. Mga mount na to. Sa isang GoPro natin, dito. Kukunin natin yung SD card. So nasira na tong GoPro natin. Hindi na siya nag-on dun sa recording button. So, paalam. Hindi matanggal lahat. Bubuksan yung battery. Ito, pupush down. Ayan. So, buksan. So, ito yung battery. Ayan. So, pasok na. Buksan na natin. So kailangan pa yata i-charge, so i-charge muna natin. Ayan, so i-charge muna natin itong GoPro. 20% daw yung kailangan. Ayan, so mukhang nag-charge naman. So kailangan pa i-connect sa GoPro Quick App. At kunin ko na isa akong phone. Ano, doon natin i-connect. Ayan, nagsa-search na yung phone sa camera. So, tinatanong yung pangalan. Ayan. So, may kailangan i-update. So, medyo matagal din. Ayan, no? Ayan, so, antayin lang natin. Tapos, check natin naman. Ayun, so, mukhang okay na to. At itetest na natin siguro bukas. At i-explore ko muna ngayong araw. Yun, so mukhang na-set up na natin. I-explore ko muna. So test ride natin bukas. Tapos, yun, papakita natin yung quality ng GoPro to. Kaya let's go! Yan, pagkatapos natin mag-unbox, test ride na agad. So kahapon ko binili to. At dahil maulan kahapon, di na napag-test ride. Pero check natin yan kung okay yung feel niya dito sa may mount natin. Tapos yung kulay, saka yung ganda ng quality ng video versus dun sa GoPro Max natin. Saka yung battery natin, syempre importante yun. Yung consumption ng battery. Kaya let's go na! Yan, quick spin lang. Kahit mga 10 kilometers to 15 lang. At dahil ang init din. Dito na tatapusin yung test ride at review natin yung mga clips at video, tapos edit na natin. Woo!
Okay, nakabalik na tayo. At nilview natin yung clips. At ito yung mga napansin natin. So, unang-una, kitang-kita yung mga bako-bako sa mukha ko. Kaya, sobrang taas ng quality ng pag-anan. Yun nga lang, medyo flat yung kulay. So, hindi siya oversaturated. Naka-natural yung color niya sa GoPro settings. Pwede ko gawing vibrant. Baka hindi na kasi ma-edit yun. So, okay siya kung masipag ka mag-color grade. Siyempre, hindi okay pag tinatamad ka mag-color grade. Sabigay tayo ng example. So, kung makikita nyo itong mukha ko. So, ito, in-edit ko na ito. So, tinagdag nyo ka ng saturation tsaka ng mga kulay. So, pag in-off ko, ito yung normal na kulay niya. Galing GoPro mismo. Medyo pale yung kulay ko. Pero pag andyan na yung kulay, medyo pale yung kulay ko pag tinignan nyo. So, yun yung natural ng GoPro sa 12. Pero pag dinagdag na natin yung kulay, yan. Sa tingin ko, ito yung mas natural na kulay na nakikita ng mga mata natin. Yun yung isang napansin natin. Sunod, mas mabilis siya mag-transfer ng files compared sa GoPro Max papuntang PC. Mas matagal din yung consumption ng battery niya compared sa GoPro Max. So, around 2 hours yung napansin ko sa 1080p na setting. Tapos, 8-bit yung rate. May bago kasing innovation si GoPro 12 compared sa GoPro 11. Mas late si GoPro 11 compared sa GoPro Max, which is yung luma ko, na mas optimize yung battery consumption ni 12 versus 11. Ang tagal ng battery niya. So, okay yun. Ang isa pa is better audio quality compared sa GoPro Max. Mas maganda yung capture niya ng audio. So, GoPro Max kasi minsan sabog. Minsan, pagka namali ka na ikot, tawag doon. Basta nag-iiba yung audio eh. Hindi naka-capture. Ang isa pang hindi ko gusto sa GoPro Max, lumulobo yung battery. Then, hindi ko alam kung kasalanan ko yun o issue talaga ng GoPro Max. Pero sinerge ko sa internet, madami nagre-reklamo doon. Sunod, madaming presets. Pwede ka mamili ng mga naka-save na settings. For example, ang settings ko lang naman is 1080p, 8-bit rate. Yun lang. So, pwede ako mag-save ng 4K kung gusto ko mag-save ng 4K. Mag-capture ng 4K video. 5.3K yung maximum. Tapos kung gagalawin ko din yung iba settings, so mga exposure, mga shutter speed, mga ganyan. Sa GoPro Max kasi dalawa lang yung settings doon. Either 360 or yung front cam or yung back. 180p. Ang isang mahirap lang dito sa GoPro 12, medyo matigas yung power button niya. Kaya pag i-off, need pa naman i-hold mga 3 seconds. So, medyo matigas. Yun lang naman yung nakita kong issue. Pero sulit ba sa presyo na 24,990? Oo, mukhang sulit naman. Pero titignan natin sa mga susunod pang kabanata na pag-record natin at pag-edit. Kaya yun, dito na natin tatapusin ang episode na to. Ang episode na bumili ko ng GoPro 12. Hanggang sa muli, salamat!